DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna, may pangako, ang bukas. Ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Alam ng Diyos na saktan din ako tulad ninyo. Pero anong magagawa ko? Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-apat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ako Ang May Hawak ng Buhay ng Tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Ani, tulog ka na ba? Tita, bakit po? Nakarating sa akin ang nangyari sa inyo kanina ni Maris. Sinaktan ka raw niya. Mabuti na nga lang dumating yung kaibigan ni Maris. Naawat siya. Tita Lina, hindi pa rin ako mapatawad ni ate. Hanggang ngayon. Napakasakit kasi nang nangyari, Ani. Lalo na junior ni Ronnie ang nawala. Pero huwag ka sanang mawala ng pag-asa. Malilimot at matatanggap din nila ang lahat. Basta ipagpatuloy lang natin ang pagdalangin sa Diyos. Sana naman huwag ka magagalit sa aking anak at manugang. Ani, hindi mo ginagalaw ang merienda mo. Pasensya ka na, Denver. Naalala ko lang kasi sina ate. Para hindi masira ang trabaho mo, iwan mo sa bahay ang problema mo para makafocus ka.
Sinisikap ko naman gawin. Pero minsan, talagang pumapasok sila sa isip ko. Tulad ngayon. Buti na lang ka mo kahit galit sa iyong pinsan mo at asawa niya. Marunong namang umunawa ang tita Lina mo. Alam mo, si tita na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko. Nakakalungkot naman. Hindi pala ako kasama sa mga nagpapalakas ng loob mo. Ha? Pasensya ka na. Ang ibig kong sabihin, doon sa bahay. Oh, you don't have to explain. I understand. Kaya nga, kahit may gusto kong sabihin sa'yo, minabuti kong ipagpaliban na lang. Saka na lang, kapag nalutas na mga problema mo. Ano ba yun? Sige na. Ang page yun? Hindi, tawad. Ayan. Sige na, kumain na tayo. Sige na. Oh, sige na, kumain na tayo. Masarap yung merienda natin na yan. Marco, kumusta trabaho? Mabuti naman. Pero mas mabuti sana kung kasama ka na uli namin. Hindi na ako babalik nun. Nawalan na ako ng gana magtrabaho. Bro, alam kong masakit ang pinagdaraanan mo. Kahit hindi pa ako naging ama, alam kong mahirap yan. Dahil akong tumatay yung ama ng dalawang anak ng ate kong byuda. Kaya, huwag ka sanang magalit sa sasabihin ko, ha? Ano ba sasabihin mo? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo, bro. Sa ginagawa mo. Dapat, huwag kang ganyan. Lalaki ka. Dapat, mas matatag ka kaysa kay Maris. Tingnan mo nga, oh. Ang laki ng ipinayat niyo ni Maris. Bro, baka magkasakit kayo niyan. Mas mabuti pa nga kung mamamatay na kami na asawa ko. Ano ba namang salita yan? Pareho lang kami ng nararamdaman ni Maris. Gusto na namin mamatay. Bakit? Si JR lang ba ang mahalaga sa inyong dalawa? Kaya nang mawala siya, gusto nyo nang mamatay. Si Candy, wala ba siyang halaga sa inyo? Marco, tanggapin nyo na ng maluwag sa dibdib nyo ang nangyari. Upang makapagsimula kayong muli. Kasama ang inyong bunso. Bro, kailangan niya kayo. Buisit ng mga damit to. Bakit ba dinidikit sa mga damit namin? Ang dapat dito, ipagtatambon sa putik. Yan ang bagay sa mga damit na yan. Ate! Ate, bakit mo naman hiraga sa putik ang mga damit ko? Huwag mo nga ididikit sa mga damit namin yung mga damit mo, kriminal! Hindi naman nakadikit, ah. At hindi rin ako kriminal, ate. Hindi ko kagustuhan ang lahat. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na mabubura sa isip ko na ikaw ang dahilan kaya namatay ang anak ko. Ikaw! Paano mo ba ako mauunawaan, ate? Lumayas ka sa harap ko! Lumayas ka! Ate! Bakit ba hindi ka po umalis dito sa bahay namin? Sampid ka lang naman dito! Umalis ka na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakita ko ang ginawa mo kanina kay Ani Maris. Naku, Ronnie, galit na galit ako sa kanya. Kaya nga, hinagis ko sa putikan lahat ng mga damit niya na nasa sampayan. Alam mo, kulang pa yun eh. Ang dapat, mawala na siya rito. Salot siya. Kriminal. Pinalalayas ko na nga. Ewan ko. Di ko alam kung susunod. Hindi susunod yun. Makapalambukanon eh.
kinakampihan pa ni Mama Lina. Ano kayang dapat natin gawin? Gusto ko talagang mawala na rito ang babaeng yun. May naisip ako. Sa pamamagitan ng gagawin mo, mapipilitan siyang umalis. Bakit? Ano yun? Anong gagawin ko? Ani, narito na tayo sa park. Pero hindi ka pa rin relax. Para kasing bawat araw, lalong bumibigat ang dalahin ko, Denver. Tingin ko nga rin eh. Ano kaya kung umalis ka na doon? Ano? Lilipat ako ng bahay? Sa ngayon, yun lang ang nakikita kong solusyon eh, para mapalayo ka na sa gulo. Hindi, Denver. Ayoko. Pero Ani, lagi ka na lang nilang sinasaktan, lalo na kapag wala ang tita mo. Lalo lang nila ako hindi mapapatawad pag umalis ako. At saka ayaw ko silang iwan, pamilya ko sila. Pero Ani... Basta, hindi ako haalis. Sisikapin ko pa rin ipaunawa sa kanila ang panig ko. Magtitiis pa rin ako. Ano bang sasabihin mo sa akin, anak? Tungkol kay aning kriminal. Anak, huwag naman tawagin kriminal lang yung pinsan. Hindi naman totoo yun. Huwag niyo na kayo pagtanggol pang babaeng yun. Kinausap ko kayo dahil ayoko na siyang makasama pa dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Palayasin niyo na siya dito. Paris! Sobra ka naman! Ako pa? Ako pa ngayon na sobra? Mama, kami namatay ng anak. At apo ninyo yun. Dapat nga kaming kawaan nyo. Dapat magsama-sama tayo para maparusahan ng walang yang ani na yun. Ilang ulit ko bang sasabihin? Walang kasalanan ng pinsan mo. Ay, tama na nga. Tama na usapang to. Mamili kayo, Ma. Kami ni Ronnie at ng apo ninyo o ang pinsan kong kriminal? Ate Maris, pwede ba tayong mag-usap? Wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. Narinig ko yung mga sinabi mo kanina kay Tito. O, ano ngayon? Bakit mo pinahihirapan ang mama mo, ate? Magulang mo siya. Hindi mo dapat pahirapan ang kalooban. Ate! Kulang pa yung sampal na yan. Sa mabigat mong kasalanan sa akin. Wala kang karapatan na pagsabihan ako, ha? Dahil ikaw ang sumira sa maligayang pamilya na ito! Ate! Wala kang utang na loob! Kung nalaman ko lang napababayaan mo, anak ko, na mamamatay sa kamay mo, hindi ka nalang sana namin tinulungan! Bakit hanggang ngayon sinisisi niyo pa rin ako? Hindi ko ginusto ang nangyari! Alam ng Diyos na saktan din ako tulad ninyo! Pero anong magagawa ko? Hindi ako may hawak ng buhay ng tao!
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ani, bakit nakalabas lahat ang mga gamit mo? Ano ibig sabihin ito? Alam ko po. Pinamimili siya ni Ate Maris, tita. Ani! Ayoko na kayong pahirapan pa. Napakabait niyo po. Ani! Tama na sa akin ang malasakit at magmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Ako na ang aalis. Upang makasama niyo pa rin si Ate Maris. Hindi kita pinaalis, Ani. Gusto kong naririto ka. Nakasama ko. Gusto ko rin pong kasama kayo, tita. Kasi dahil sa inyo, nagkaroon ako ng panibagong ina. Pero, kailangan kong lumayo upang manatiling buo ang inyong pamilya. Pero Ani, saan ka pupunta? Malilipat po ako ng tirahan malapit sa opisina ng pinapasukan ko. Huwag po kayo mag-alala. Iingatan ko po ang sarili ko. Paalam na po, tita. Ani, salamat po sa lahat-lahat. Mamimiss ko po kayo. Ani, magpamangking ko. Ano, Ani? Okay na ba sa itong apartment na ito? Medyo maliit nga lang. Ah, ibilili nga rin pala kita ng smart dishwashing, unique toothpaste, shield bath soap. Alam kong kailangan mo yun eh. Salamat. Tama na apartment na ito, Denver. Ako lang naman mag-isa. Salamat nga pala sa pagtulong mo, ha? Ani, igit pa rito, handa kong gawin para sa'yo. Denver? Alam kong hindi pa itong tamang panahon para sabihin ko ito dahil magulpa ang isip mo. Pero hindi ko na rin mapigil ang isinisigaw ng damdamin ko. Ani, I love you. Noon pa. Denver? Sana huwag kang magalit. Hindi naman ako nagmamadaling sagutin mo. Ang ipakikiusap po lang, hayaan mo damayan kita sa iyong mga pinagdaraanan. Hayaan mo ipakita ko sa iyo at iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Napakatahimik ng buong kabayan. Sa wakas, napalayas ko na rin si Ani. Tama ang itinuro sa akin ni Ronnie. Pero bakit ganito? Bakit nalulungkot pa rin ako? Nasasaktan. Bakit hindi pa rin ako masaya?
ba ang dapat kong gawin? Magbalik pa kayang muli ang kaligayahan sa tahanan ni Lina? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na ani. Nilapatan ang tunog ni Bernie Bascao sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Lagaan niya yung huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapalapalabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako ang may hawak ng buhay ng tao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.